Okay, ito kabayan, panoorin mo to kung anak mo o ikaw mismo na nakakatanda, mahilig ka sa Yakult. Kasi pagbukas ko sa messages ko kanina, talagang yan ang topic na nangunguna. Okay? Sir, yung anak ko nakakaubos ng 4 na Yakult. Sir, yung anak ko hindi kompleto o hindi siya na ano sa isang bote ng Yakult. Sir, yung anak ko sa isang upuan, ubos yung isang pack o consists of 5 yan, di ba? O ngayon, maganda ba yan? Marami! Yung anak nila puro Yakult ng Yakult. Nakikita daw ni alak nila nandun na sa may loob ng ref. Inaano yung mga Yakult doon. Ngayon, pag-usapan natin. Paano ba nag-umpisa kasi yung Yakult? Okay, yung Yakult nakikita ni Lactobacillus, Cachet, Strain, Shirota. Si Mr. Shirota ang nakadiskubre niyan. Ang pangalan niya, Minoru Shirota, mula sa bansang Japan. Siya ang naka-isolate ng bakterya na yung tawagin ay Lactobacillus Cachet. Noong 1930s, na-discovery niya yan, 1935, lumabas na yan sa merkado. For his short history lang, para malaman natin kung saan ba nanggaling yung Yakult. Ngayon, tanong ko, yung anak mo, napakahilig niyan sa Yakult. Alam mo ba ka ba yan? Ang Yakult, mas mataas pa ang sugar kaysa sa Coca-Cola. Paano? By volume, sige nga, kumuha ka ng 65 ml, na kagaya ng 65 ml ng isang bote ng Yakult. Ang isang bote ng Yakult, ilang grams ang kanyang sugar? 10 grams, kabayan. Okay. Yan nga ang isang dahilan. Bakit walang 1 liter, walang isang pack, walang 1.5 ng Yakult? Isipin mo kung kagaya ng Coca-Cola na may 1.5, ilang gramo ang sugar na nilagay dyan. Kung sa 65 ml pa lang, 10 grams na. Okay, yung anak mo nakakaubos ka mo ng 4. Nakakaubos ng 3. So, sa isang bote ng Yakult, 10 grams. E di kung tatlo, 30 grams. Ang recommended sa isang normal individual, 20-25 grams of sugar daily. Paano pa yung mga kinakain niyang iba? Ano? Maganda ba? Sabi din ng iba na nagme-message ito, yan ang binibigay ko din sa aking nanay at tatay na para maganda ang kanilang digestion. May magandang panunaw. Okay. Pero, kung ang nanay at tatay mo na binibigyan mo ng ganyan, diabetic, wag na lang. Kasi pinapakain mo sila ng sugar, kabayan. Okay? Napansin nyo ba sa pag-inom ng Yakult? Una, maasim. Paglunok ang tamis. Bakit? Kaya siya nilalagyan ng sugar, okay, 65 ml, kaya siya nilalagyan ng 10 grams ng sugar para ma-maintain na buhay yung bakterya sa loob. Dahil kung kulang ang sugar niyan, base sa requirement ng bakterya, baka hindi kompleto ni bakterya niyan ay buhay. Para ma-maintain. Kasi yan ang kailangan nila bilang isang pagkain. Sugar. Okay? Tingnan nyo yung ingredients niyan. Sugar. Okay? Non-fat milk. Glucose. Oh, di sugar-sugar lang din. Hindi po ba? Ngayon, tinatanong niyo sa akin, sir, okay lang ba sa anak ko kahit tatlo o apat? Hindi okay. Hindi mo man binibigyan yung anak mo dyan ng mga matatamis ka mo kasi nagiging aware ka na. Pero dun sa binibigay mo naman dyan na Yakult na confident ka na, ah, okay lang naman ang Yakult kasi maganda ang Lactobacillus. Yun lang bang kailangan mo yung Lactobacillus para sa good digestion ng anak mo? Ano bang kinakain ng anak mo? Sobrang matitigas ba yan? Sobrang hirap i-digest ba yan para bigyan mo ng apat o tatlo hanggang apat na bote ng Yakult? Isip-isip. Okay? I'm not against any product. Lahat ng mga kinakain natin dapat in moderation. Eh, tayong nakakaalam ng mga matatanda, dapat alam natin. Lalo na kung mapanood mo to, sigurado ako na limitahan mo na yung pagbigay mo o yung mga nakikita mo yung anak mo sa rep. Ilagay mo sa taas. Ilagay mo sa taas yung hindi maabot yung Yakult ng bata. Alam ko, kapag na kaya gustong-gusto ng bata yan eh. Kung yan ay maasim, ayaw ng bata yan. Matamis kasi yan, kabayan. Okay? At syempre ako, bumisita ako sa website ng Yakult. Nakita ko dun may mga question at may mga answer ang yang Yakult. Nakita ko dun, ang tanong, nakakataas ba ng blood sugar ang pagtitik ng Yakult? Okay. Kapag sobrang pagtitik mo dun, it may cause your blood sugar to become high. Diba? Oh, sila mismo ang nagsasabi niyan. Kaya sino ang responsible tayo na consumer? Hindi sila.
Nagsasabi naman sila doon ng mga ano nila, mga advantage at disadvantage. Okay, kung ikaw din ay sabi doon sa kanilang website, kung ikaw ay may lactose intolerance, huwag mo na subukan ng uminom ng Yakult. Okay, baka maghilab-hilab yung tiyan mo kung ano-ano mangyayari sa iyo diyan. O kung yung anak nyo gusto niyang uminom ng Yakult, gawin nyo na lang lemonade. Okay? Gawin nyo ng lemonade. Yung lemon, in-squeeze na may water, ibuhos mo dun yung isang bote ng Yakult. O yan ang ibigay mo sa kanya. Mix-mix mo. Okay? Kung gusto mo na hindi mo wala sa anak mo yung Yakult. Pero kung sasabihin mo, isang upuan niya yan, lima, pakiusap. Ha? Hinay-hinay ka magulang. Okay? Baka hindi mo alam. Galing mismo sa kanila yan, it may increase yung blood sugar level. At ito pa, may nabasa ako, kabayan. Gumagamit ngayon ang Yakult ng ultra heat. Okay, temperature. Ngayon, ang sabi doon, kapag gumamit ng ultra heat, it can lower the nutrients of the product. At sa ang sabi pa doon, may pag-aaral din na iba, yung pagganyan is, it can cause autoimmune disease, diabetes, and obesity. Okay? Kaya nagtataka ka, bakit yung anak ko? Ang lusog-lusog ng anak ko, wala namang ibang ano, kundi kumakain lang, tapos nag-yayakult. Epekto ng Yakult. Okay? So, kabayan, hanggat bata pa yung anak mo, sige, ipalayo mo na, iiwas mo na sa mga ganyan. In moderation lang po dapat, ha? Paretis, kahit pa paano, walang guilt sa sarili mo na ikaw ang mismong nagpapabigay ng sakit ng anak mo. Kahit ikaw na tumatanda, di ba? Hindi nga, kaya mo nga inumin lahat yung siguri, lima na yung kulang pa sa'yo eh. Hindi po ba? Pero hindi po ganun. Kaya siya nilagay sa maliit na yan kasi yung isa, okay na yan. Kailangan na ng, yung mga lactobacillus na yan na billion ang bilang, kaya nang ayusin ang digestion mo niyan. O, lalo na sa mga matatanda. Pero kung ikaw diabetic, huwag na lang. Okay? Baka ikaw ay umiinom ng asukal. Okay, so God bless everyone. Yun po ang aking ano sa Yakult na yan. So kung mapanood mo to, okay, pakiusap. Okay, limitation is the key dito. Bye-bye.